Ako si Sir Isaiah at maligayang pagdating sa aking klase. Bago tayo magsimula sa pakikinig sa video na ito, tatlong paalala ang nais kong iparating sa inyo. Una, maupo ng maayos. Pangalawa, tignan ng mabuti ang mga gadgets kung puno ang inyong baterya. Kung baka sakali magloko, maghanda ng backup gadget. At pangatlo, maghanda ng kwaderno o notebook at panulat para sa pagtatala ng mga mahalagang impormasyon na aking mababanggit sa video na ito. Ang ating magiging paksa sa video na ito ay tungkol sa mga panandang pandiskurso. Pero bago lang talakayin ang ating magiging talakayan sa araw na ito, ay ating munang alamin ang ating magiging layunin sa araw na ito. Bilang isang estudyante, kaya kong tukuyin ang mga panandang pandiskurso. Kaya kong bigyan ng halaga ang gamit ng panandang pandiskurso sa pagbibigay ng opinyon. At kaya kong sumulat o bumuo ng mga pangungusap gamit ang mga panandang pandiskurso. Ano nga ba pag sinabi nating panandang pandiskurso? Ginagamit ang mga ito upang ipakita ang pag-uugnayan ng mga pahayag. Ibig sabihin, ang mga panandang pandiskurso ay ginagamit natin upang malaman kung ano ang nais natin iparating sa ating mga kausap. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, nariyan ang ating pagbibigay ng opinyon o pananaw hinggil sa isang paksang pinag-uusapan. Ngunit upang malaman ng ating kausap na ating inilalahad ng maayos ang ating opinyon, may mga pananda tayong ginagamit para sa mga ito. Ilan sa mga pananda na ginagamit ay ang mga sumusunod. Sa palagay ko, sa tingin ko, kung ako ang tatanungin, para sa aking opinyon, sa ganang akin. Halimbawa, para sa akin, mainam na sumunod tayo sa ipinapatupad ng ating pamahalaan upang makaiwas tayo sa sakit. Ginamit ang panandang pandiskurso na para sa akin upang ilahad ang opinyon tungkol sa pagpapatupad ng mga batas tungkol sa ating mga protokol sa pagsunod upang maibsan o labanan ang COVID-19. Iba pang halimbawa, kung ako ang tatanungin, hindi ako papayag na magkaroon ng face-to-face class maliban na lang kung mayroong bakuna para sa virus. Inilalahad na nagsasalita ang kanyang opinyon na hindi siya pabor sa pagkakaroon ng face-to-face class maliban na lang kung merong bakuna na ibibigay sa naturang sakit. At nalaman natin na siya ay naglalahad ng kanyang opinyon tungkol sa bagay na ito dahil ginamitan niya ito ng panandang pandiskurso na kung ako ang tatanungin. May naunawaan ba tayo sa naging talakayan sa video na ito? Kung kayo ay mayroong naunawaan at nag-enjoy, maaari nyo lamang i-hit ang like button. At kung may mga katanungan o kalinawan tungkol sa paksang ating tinalakay sa video na ito, maaari lamang kayo mag-comment sa ibaba. O di kaya ako ay padalhan ng mensahe sa aking Facebook account na makita ninyo sa screen. At i-hit nyo na rin ang subscribe button para maging updated sa mga susunod na video na aking i-upload sa mga susunod na araw. Muli, maraming salamat sa iyong pakikinig at magkita-kita